So mga kalok, so natanggal na natin ngayon to sa helmet bag at also dun sa kahon. So pakikilala ko sa inyo ang Venom Helmet. Yo, what's up mga kalok? So for today's video, meron tayong i-unbox na isang helmet. Ang brand nito is the ID Helmet or kilala na natin na Index. So malamang sa malamang, kilala na to ng tito nyo o ng tatay nyo o baka ng lolo nyo. So mga kalok, huwag na natin pagtagalin. So eto na! Yun, galing na pagkababa to sa akin. Muntik pa ako matamaan. Simulan natin ngayon dito muna sa kanyang kahon. So si ID Helmet, so makikita nyo, yung kahon niya is so napaka-simple. Black and white lang ang kulay. And then makikita niyo dito yung logo. Ay, ang layo ng turo ko. Ito pala. Logo. Yan yung ID. And then syempre pag iniikot natin, so ito yung mismong size kung ano yung helmet. Makita ko sa inyo. Yan. So yan, size medium, half face, color white yan. Okay. So tara. Buksan na natin. So ito na mga kalok, so binubuksan na natin. So syempre, ang unang-unang bubungad sa inyo, syempre agad, yung helmet with helmet bag. Yan. So, itong kahon, dito na yan. Yan. Ibabato ko sana doon sa nagbato sa akin, pero huwag na siguro. So una natin makikita itong helmet bag with ID logo. Yan. Actually, bago na itong design na to dahil dun sa half face ko, ay sa full face ko na helmet, iba rin yung design niya. So tara, so tanggalin na natin. Ta-ding! Then, oh, naka-plastic pa rin talaga para at least hindi magkasikasan. So meron tayo ditong glossy color white. Ayan, mapakikita nyo. So mga kalok, simulan natin sa kanyang visor. So mapapansin nyo, di ba para siyang gold? So ang tawag dito sa mga ganitong visor or sinasabi nila windshield. Pero actually ang tamang term dito is visor. So tara, tignan natin. Tanggal natin yung stickers. Ayan. So ayan, tinatanggalan natin yung stickers. So mapapansin nyo, napaka-asti. Ayan o, di ba? Pwede kang madalamin. Ayan, nakikita nyo yung ilaw ko tsaka yung camera. Kay monitor na din. So mga kalok, so natanggal na natin siya sa helmet bag niya and also dun sa box. So ito, makikilala ko sa inyo, ID Helmet Venom Series. So yan, mapapansin nyo, di ba? Naka-revo lens yan. Hindi lang basta-basta lens or hindi lang basta-basta naka-tinted or yung sinasabi nila para bang metallic lens. Yan, iba-iba yung term pero for me, ang tawag ko talaga dito is Revo Lens. Dahil, bakit Revo Lens? Dahil pwede siya sa umaga, pwede siya sa gabi. Ayan. So, aside from this lens na nasa nakikita nyo, pag binuksan natin yan, ayan, mahigpit. Kasi bago pa talaga. So, ayan, makikita nyo. Meron siyang isa pang lens. Ayan, ay bumabas. Ayan, and skip. Ayan. So, yan yung sa pang lens. So, ito naman, smoke lens na ito. Hindi na natin tatanggalin yung stickers dahil halos parehas lang naman ito ng mga sigurado ng mga helmet yung mga naka-smoke lens. So, on next feature na sasabihin ko sa inyo dahil malamang sa malamang, kilala na ito ng mga riders dahil hindi na uso ngayon yung mga hand signal habang nagra-ride. Ang uso na ngayon, intercom. Diba? So, intercom ready na tong si ID. Si ID Helmet. So, baka naman, Cardo, may sponsor na naman tayo dyan, kahit papano. Joke lang. So, anyway, si ID Helmet is ready for intercom. So, meron na siyang abang dito, hindi mo na kailangan magpatapas or sirain yung mismong styro niya sa loob. Kasi most likely yung ginagawa ng iba, inuukitan para yung speaker ng mga intercom is malagay nila or ma-fit nila dito sa may tapat ng tenga. Pero itong ID Helmet, intercom ready na siya. Okay? Okay mga kalok, so ngayon i-fit natin, diba? Kasi mapapansin nyo, meron dyang nakalagay na nasa, pakikita ko sa inyo.
Asian feet. Ayan. So, pag sinabing Asian feet, kasang-kasa to sa Pinoy. Diba? Dahil maliliit lang naman tayo mga Pinoy. So, Asian feet tong helmet na to. Hindi siya European, hindi siya US, hindi siya Australian. Asian feet. So, fit na natin. So, ayan. Mapapansin nyo. Bababa ako ng konti para makita nyo. So, ayan. So, fit na fit sa akin tong helmet na to. Medium. Diba? Maliit lang yung ulo ko, pero 6 flat or 6'10". 5'10 ang height ko, pero fit na fit sa akin itong helmet na medium size. Maliit lang yung size ng ulo ko. Kahit sa ibang brand, maliit na size lang. And then, kasi ang hinahabol natin dyan, yung pagiging snug fit. Pag sinabing snug fit, hindi siya mahigpit, hindi siya maluwag, saktong-sakto sa inyong ulo yung helmet. Yeah. So, siguro sa another video na lang natin i-explain bakit snug fit ang kailangang pagkakasuot ng iyong helmet. Okay? So, yan. So, makikita natin dito, meron lang siyang quick release lock system na most likely na makikita nyo to sa mga helmet na half face. Yan. Parang di pa yata ako nakakita ng half face na naka-double D lock. O yung double D ring na tinatawag nila. So, yan. So, baba natin yung visor. Yan. Tatanga na naman ako. Yan. So, dapat pala pataas. Itataas mo tong latch niya dito para bumaba yung visor. So, yan. Pagtaas. Napaka-smooth. Yan. Walang katunog-tunog. Kahit meron. Pero, wala naman. Natural lang talaga yan sa mga visor na dual visor. So, kung mapapansin nyo, or isa ko na rin sa kinagandahan dito sa helmet na ito, eyeglasses wear ready na rin siya. So, pakikita ko sa inyo, dahil meron rin akong salamin. Tara, tignan natin. So, okay mga kalok, so, yan. Nakikita nyo, meron pang kasama siyang mga stickers, and then the manual also. So, ito, try na natin tong eyeglasses. Kung, yan, diba? Smoothness boot nung pinasok ko yung eyeglasses ko. So, hindi siya masakit dito sa mesin dito kasi may mga helmet na once na naglagay ka ng salamin na katulad na ganito, katagalan sumasakit or masikip talagang para bang isisiksik mo. Ito hindi, oh. Okay mo. Diba? Parang swabbing-swabby lang yung pagkakashoot. Eyeglasses. Diba? Ang ano lang, ano? ID helmet. Tsaka unang-una kasi ang ID helmet is kilala na ng brand naman na talaga to. So, dati siyang Index. Pero, nagpalit lang sila ng logo or nag-rebranding sila ng ID helmet. Okay? And then, this is made from Thailand. Yeah, original from Thailand talaga to ever since. Okay mga kalok, so for the next feature naman ng ID helmet, kung mapapansin nyo, meron siya ditong latch. Yan. So aside from this one, ito yung for the visor. Yan. Ito naman is anti-theft. Kumari, kasi sa Thailand, meron silang mga hook or may mga sinasabita talaga sila or meron silang nilalagay dito na parang kadena. Na para at least madali lang punas na bababa sila ng motor, meron silang pwede nilang isabit yung helmet nila. So, yun lang pagkakaalam ko dito for this one. This is the anti-theft. So, ipapasok mo lang dyan yung kadena, tapos pwede mo nang ilock para at least papasok ka ng trabaho, wala kang daladalang helmet bag or helmet doon pagpasok mo sa mall or pagpasok mo sa trabaho, di ba? Kasi minsan dagdag-bitbitin pa. Kadalasan ako, ganyan yung issue ko. Kaya, madalas, pumupunta pa ako ng baggage area para lang iwanan lang yung helmet. Pero, syempre, pag mamahalin yung helmet mo or basta yung helmet mong gamit, baka magasgasan or baka malaglag yung mismo bagger attendee. So, sayang naman, di ba? Hindi naman natin na rin sila masisisi minsan. Anyway, so yun nga, meron na tayong another feature. And additional
additional feature ng ID helmet, Venom. Okay, and then for next one, so makikita nyo may mga vents. Ayan, ito yung vents yan. So up and down. Siyempre pag binaba mo, naka-close yung vents. Pag tinaas mo, magbubukas yung doon para at least yung ventilation niya or habang nagra-ride ka, may pumapasok na hangin dito sa loob ng helmet mo, di ba? So, pero syempre, once na merong ventilation, papasok, merong exhaust. Ayan, ito naman sa likod. So, pwede rin siyang close, pwede rin siyang i-open. Stick, guwapo, nakaka-pogi. Bagay na bagay siguro ito sa X-Max ko pag ako nagsuot nito. Natapos na tayo sa features, nakita na natin kung ganong kaangas or ganong ka-astig si ID Helmet Venom Half Face. Yan, diba? Sa halagang 2,925, meron ka ng half face na alam mo pang subok at matibay. Okay, so sa mga gusto or gustong makabili ng ID Helmet, hindi lang half face, meron rin silang mga full face or mga classic design. So just visit their Facebook page, yung Secret Shop. Yan, makikita nyo na agad yung logo. So makikita nyo na agad yung mukha ni Sir Alex. So di na kayo maliligaw kung tama ba yung page na pinuntahan nyo. And also, meron din silang Shopee account. So yun nga, na Alex Secret Shop. Yan, ito yung link. Anyway, so sa mga gusto, just message them. So, peace out!